So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? And welcome back dito sa channel ko. So ayun mga pre, for this video, isang kaibigan natin yung nagtanong sa atin kung bakit hindi ko daw kinukuha yung mga ligaw na damo na nasa net ng ating mga mollies. So yung kaibigan natin nagtataka kung bakit ganito yung setup natin. So ito yung ibig niyang sabihin na yan, yung nakatambak dyan. So hindi natin kinukuha yan. Yung tawag dito sa amin mga pre sa Iloilo ay balagon. So meron akong apat na dahilan kung bakit nandyan yan at hindi kinukuha. So kung gusto mo malaman, tapusin mo yung video na to. Let's go! So ayun mga pre, bago natin simulan yung video natin. So total nandito tayo, kunting update lang sa ating mga molly. So dito sa pan na to ay yung breeder ng ating Platinum King Balloon Molly. So dito naman yung mga fry ng ating Gold Dust Balloon Molly. Yan, napakaraming fry dito. So yung ako makita sa camera kasi nagre-reflect, pero maraming fry dyan. So estimated ko nasa 300 plus na yung mga fry na nandyan. So dito yung breeder ng ating Gold Dust Balloon Molly. So doon yung breeder ng ating Assorted Mollies. Doon ay Cal. So Cal ng ating Gold Dust Molly, yung mga long body. So dyan ko tinatambak. Dito yung Cal ng ating Platinum King Balloon Molly. At dito napakaraming fry ng Assorted Mollies natin. Yan, nakatambak lang yan mga pre. So dito naman sa pad na to, yung mga marketable size na Gold Dust Balloon Molly natin. At yung nandito ay yung pa-out na natin na Platinum King Balloon Molly. So ito yung kabuuan ng ating breeding area. So ayan mga pre, unang dahilan kung bakit hindi ko yan tinatanggal kahit masakit sa mata. So maraming nang nag-comment niyan, pero ngayon ko lang sasagutin. So unang-una, alam niyo naman sobrang init ng panahon ngayon. Grabe yung init, halos yung tubig natin ay talagang literal na iinit. So sa sitwasyon ng aking mga pond, so malaking tulong yung mga nets natin. So tingnan niyo naman, open area yan mga pre, mula alas 10 ng umaga hanggang hapon. So sobrang init talaga dito. So nakakatulong yung mga ligaw na damo na to, yung sa term namin dito sa Iloilo, yung balagon na to, sa pag-prevent ng direct sunlight sa ating mga pond. So dyan, tingnan nyo, tinatakpan ko yan ng mga dahon ng niyog at mga lumang net natin para maibsan yung init. So dito, hindi na kailangan kasi nandyan na sila sa taas. So yung temperatura ay nag-neutralize. So hindi masyadong umiinit, di gaya nung sa kabila. So plus pa yung dripping system natin na nakakatulong talaga sa pag-maintain ng temperature at quality ng tubig. Ayan. So ayan mga pre, nakikita nyo ba? So sandali, nagbablurred yung mahiwagang camera natin. Yan. Yan, so nakikita nyo ba? Merong mga fry na nagtatago dyan. So ito yung pangalawang dahilan kung bakit tinahayaan kung mabuhay sila dyan. So dahil ito yung nagiging breeding area nila. So dito nanganganak yung mga breeders natin. So pinuputol ko lahat ng mga puno dyan sa labas. So yung tanging nagsusuporta sa kanila ay yung dito lang sa tubig. So dito sila nabubuhay, kaya hindi mabilis yung pagyabong nila, kaya makokontrol ko sila. So dito na nanganganak yung mga breeders natin at dito na ako nangongolekta ng fry. O diba, hindi ko na kailangan mag-maintain ng mga high-end na mga aquatic plants. So dito pa lang, solved na solved na. So maganda yung kakalabasan ng ating breeding. So hindi nakapagtataka na makakapag-produce tayo ng napakaraming fry dito sa maliit ko na breeding area. So yan yung dahilan, yung pangalawang dahilan natin kung bakit nandito yan. So ayan mga pre, kung nakikita nyo, ayan o, yung mga fry ng ating Platinum King Balloon Molly. Ayan. So kahit ganito yung itsura ng tubig natin, masasabi ko na nasa A1 condition pa rin yung ating mga alaga. So dahil sa mga ugat ng mga ligaw na damo na to, o yung tawag natin na balagon. So tingnan nyo yung fry. Napakaraming fry na nagkalat dito sa fry section. So dahil yan sa kanila. So nami-maintain niya yung quality ng tubig. Sila yung kumukuha ng ammonia dito sa ating tubig. Grabe ang bilis yung mabong ng kanilang mga ugat dito. So
talagang makikita mo na yung tubig nila ay suitable talaga para sa kanila. So maraming mga fry, araw-araw kumukolekta ako dito ng mga fry ng ating Goldust Balloon Molly. So dahil maganda yung quality ng tubig nila, so napipilitan silang mag-breed. So ganado sila na mag-breed at magparami. So ganun lang, ganun lang kasimple. So dito tingnan nyo, malaki na yung ugat niya at malapad na rin. So dahil dyan, nami-maintain ko yung quality ng tubig kahit crowded sila. So hindi ito basta-basta yung laman nito mga pre, nasa 700 ata yung laman nito. So dito yung mga fry na to na na-collect ako ay nasa siguro nasa 300 plus na. Marami-rami na rin. At napakaraming fry pa na nandito. Hindi ko lang makuha-kuha kasi crowded na rin yung holding area ng mga fry ko. So hopefully by June ay ma-harvest natin to at ma-regrow na natin yung mga fry. So doon yung mga Platinum King Balloon Molly natin. So hindi na natin istorbohin. Siguro gagawa na lang ako ng video update niyan sa susunod pagbalik ko. So ayun mga pare, yung pang-apat na dahilan kung bakit nandyan sila. Ito yung nagsisilbing hiding place nila tuwing gabi. So maraming mga predators dito na dumadaan, bumibisita sa atin. Lalo-lalo na yung kingfisher. Nung nakaraan, nahuli ko talaga siya. So dahil sa mga ugat nito, dito sila nagtatago tuwing gabi. So hindi sila direct na visible sa mga predators. So, nakakatulong to as their hiding place. So napakaganda. So kahit masakit sa mata tingnan, pero para sa akin ay talagang malaking tulong to sa pag-breed ng ating mga mollies. So dati naglalagay pa ako dito ng mga aquatic plants. So pahirapan. So ito, puputulin mo lang. Pagkatapos ay ilalagay mo lang sa tubig ulit yung isang ugat niya. So dadami na. So no maintenance mga pre. At mabilis pang dumami yung ugat nila sa tubig. So ayan mga pre, sa kaibigan natin no, na nagtanong. So hindi ko na screenshot yung tanong mo, hanapin ko na lang. So maraming salamat sa tanong mo at sana ay nasatisfied ko yung tanong mo. So yung ating malaking panda ay wala pang laman. So naghihintay pa yan ng tag-ulan. So walang tubig na mailalagay dyan. So ayun mga pre, maraming salamat sa patuloy na pag-support at panonood. Please like and share and comment down below para malaman ko hanggang sa naabot yung video ko. So ayun mga pre, hanggang sumuli. God bless us all and bye-bye!